Pati sa inyo pa lang, Viheros. Akalain mong nasa ibang bansa ka na. Maluwag na daan, matibay na pundasyon, at magandang disenyo na dinagdagan pa ng view ng Cagayan River. Kaya ngayong araw, mga Viheros, para sa ika-5th episode natin ng Exploring Isabela, pupuntahan natin ang bagong maipagmamalaki ng probinsyang ito, ang Kabagan Santa Maria Bridge. Papasyalan din natin ang ilan sa mga world-class parks sa Kabagan at ipapakita ko sa inyo ang napakaluwag na daan sa nasabing probinsya. Good day mga Viheros, welcome back sa ating panibagong vlog. Ngayong araw na to pupunta tayo ng Santa Maria Bridge. Actually Santa Maria Kabagan Bridge yung tawag nila doon. At ito yung kauna-unahang bridge dito sa Pilipinas na ang structure ay kakaiba talaga. Sa pagbiyahe ko patungong Kabagan Santa Maria Bridge, nadaanan ko din ang isa pang project ng DPWA under Build Program ng kasalukuyang administrasyon. Oh man! Matapos ang mahigit na 30 minutes na biyahe, narating ko na rin ang Kabagan Santa Maria Bridge. At ito ang bumungad sa akin. Nandito ako ngayon sa Kabagan Santa Maria Bridge at ito ay isa sa mga proyekto ng DPWH. At ayon sa DPWH, ito yung kauna-unahang bridge dito sa Pilipinas na ganito ang design. Welcome to Kabagan Santa Maria Bridge, Viajeros. Ang tulay na ito ay may 720 lineal meters. Mayroon din itong 12 span bridge. 2 lanes measuring 557 meters, 6.70 meters wide, at 574 meters shoulder. Matatagpuan ito sa pagitan ng bayan ng Kabagan at Santa Maria Isabela. At according to DPWH, this bridge will be the first of its kind dito sa Pilipinas. Interesting yan, Viheros, dahil sa ngayon, wala pa itong katulad sa buong Pilipinas. Kaya nga inaasahan na magiging tourism landmark ito. Sa world class nitong disenyo, mapapahinto talaga ang mga Viheros natin para lang makapag-selfie rito. Dahilan para mas makilala pa ang probinsya ng Isabela. Isa rin sa dahilan ng paggawa ng tulay na ito ay upang ma-replace ang overflow bridge. Dahil pag umapaw ang tubig ng Cagayan River ay hindi na nadadaanan ito. Ayon sa report ng DPWH, mayroon itong 639.6 million na budget. Kapag pwede ng daanan, mababawasan na ang travel time patungong Cordillera Administrative Region. At makikinabang ang higit kumulang 2,751 motorista kada araw. Magiging posible ito dahil konektado ang tulay sa Santiago to Guerrero Road at Daang Maharlika po Cagayan Valley Road. Sa Kabagan naman, bago dumating ng bridge, matatagpuan ang park na ito na bukas para sa publiko. Pero dahil sa pandemya, mangilan-ngilan na lang ang pumapasyal dito. Maikakailang malaki ang maitutulong ng tulay na ito para sa pag-unlad ng probinsya ng Isabela. Nagbukas din ito ng oportunidad para sa ibang mamamayan at nagkaroon ng magandang pangatuhan
ang buwis na binayad ng mga Pinoy. Hanggang sa humuli mga Bieros, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button below para updated tayo lagi sa mga bagong videos tulad nito.